What's up mga dudes? So, good morning. So, in this video, magkakabit tayo or magpapalit tayo ng brake pad. Kasi may naririnig na ako sa harap or dun sa mismong caliper na tumutunog. So, ang possible na problem is yung this pad niya is pudpud na. So, kailangan na natin siyang palitan. So, yun mga dudes, bumili na rin ako ng this pad dun sa motor shop na pinagbibilan ko. Ito yun. Ordinary lang. Bakit? Kasi sa harap lang naman. Kaya hindi naman masyadong gamitin yung harap. So, gagamitin ko is ordinary lang muna kasi medyo nagtitipid ako kasi. Ang presyo ng ng Yamaha Genuine Parts ng this pad is na around 480 to 500. So, hindi pasok sa budget natin. So, ito lang muna. Pero yung this pad natin sa likod is genuine yun. Genuine na Yamaha parts po yan. Kasi lagi natin ginagamit yun. So, sarap. Tung na. So, kapit na natin. So, yun mga dudes. Nandito na tayo sa labas. So, ang gagamitin natin gamit lang is dalawa. Isang long nose. Saka ito. So, 14mm. Kailangan natin para matanggal ito. Ayan, ito dalawa. So, pag i-stack pa lang siya mga dudes, star allen ang gagamitin nyo. Eh, nagpalit na ako ng gold bolts. So, ito na lang gagamitin natin. So, let's go! Malabas to. Tayo na. Tatake na natin. So, ayan. Tanggal na natin. So, pagtanggal, ito lang. Ito na. Kaganyan lang naman siya. Nakakapit siya dito. Tapos yung isa, hatake mo na lang. Ayan. So,
Totoo siya mga dudes, makapal pa siya eh. Oh. So, makapal pa siya. So, ang takbo na niya ito, more than nasa ano na. Nasa 20 plus na. Pero makapal pa rin yung pad niya oh. Pero papalitan na natin siya ng mga dudes. Lagyan natin yan. Then, lilinisin na rin natin to. Para hindi siya nag-i-stop. Okay. So ito, papansinin nakaangat tong piston na to. Ayan. Tutulak lang natin siya, pabalik. Pag kinabit na natin yung ispat, hindi siya iipit. So, linisin na natin to mga dudes. Pwede nyo muna tanggalin ito mga dudes. Mas mabilis nyo siyang malinisan. Mas pinasin na natin ang tuyong basahan. Itong video na ito mga dudes, para hindi na kayo magpagawa sa mga motor shop kasi madali lang naman to tutusin eh, kung magpapagawa pa kayo babayad pa kayo ng labor tapos babalik natin ito mga dudes. Ito. Kasi medyo mangat. So, ipakabit na natin yung bagong brake pad. Kung magkasukat. Ayan. So, magkasukat naman mga dudes. So, ito. Ito yung luma. Ito yung bago. So, sakto-sakto. Itong brake pad to mga dudes. Same lang sila ng ano. Mio, Mio M3, MX King. Ayan, same na sila. So, una natin kabit. Ito. So, pagkabit lang nito mga dudes. So, may guide naman yan dito. Uy, pangat na naman. Kadalasan sa mga ABS talaga na motor, yung pinaka-brake niya, umabalik, umaangat. So, ubog natin ali. Hindi kayo malilito dahil saktong-sakto yan kasi ito dito natin kakabit. So ganyan sya tapos balik na natin yung to, balik na natin yung pinagkakabitan ng pin. Twist lang natin para mabalik natin yung pin.
paste natin. Ayan. Okay. Saan natin balik ng mga pin. Dugs. So, yan. So, once na nabalik na natin, uy, ano naman? Pati tulak lang natin ta, kasi so, gamit tayo ng clutch screw para lumaba yung piston. So, tulak lang natin itong ano, itong brake pad. Tara, bumalik. Okay, yan. So, kapit na natin. Ayan na siya. Break na natin yung mga tornilyo. Gusto. 14mm. Pag ano mga dudes, pagbabalik nyo yung tornilyo na yan, kailangan smooth siya. So, kamayin nyo muna. Huwag nyo pilitin pagka medyo naglalak kasi malo-lost thread. Pagbalik ng tornilyo yung mga goods, dapat equal na equal yung paglock para hindi lamang yung isa. So yun, finish na all goods. So yun, successful, nakabit na natin. Okay, so yun mga dudes, nakabit na natin yung disc pad. Successful. So sana nakatulong ako sa inyo mga dudes kung paano magkabit or magpalit ng disc pad sa ating caliper. So kung nagustuhan nyo po ang ating video, please like, share, and then pakisubscribe na rin po, and then pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago ng ating video ang parating. This is Morabik signing off. Peace out. Yeah.